Good day po sa inyong lahat. Narito na pong ating latest story sa araw na ito. Kamakailan lamang ay inireklamo si Tekla ng live-in partner niyang si Michelle sa programang Raffy Tulfo in Action. Matapos nga magreklamo si Michelle, ang live-in partner ni Tekla, tungkol sa umano'y pang-aabuso at pagpapabaya sa kanya nito, pati na rin sa kanilang anak, ipinagtanggol naman siya ng ilang mga kaibigan. Sinasabing hindi raw magandang impluensya si Michelle kay Tekla dahil sa mga bisyo nito at talaga raw planado nito ang pagbibideo sa komedyante para ireklamo sa programa ni Idol Raffy Tulfo. Isa sa mga nagtanggol kay Tekla ay ang kaibigan nitong si Donita Nose na pumayag magpa-interview kay Raffy Tulfo para pabulaanan ang mga akusasyon ni Michelle. Alam kong mayroon siyang mga mali, pero alam kong mayroon ding mga tamang ginawa si Tekla. Huminto siya sa bisyo niya, hindi na siya nagda-drugs. Hindi naman siya mahiwalayan ni Tekla noon dahil yung babaeng ito ayaw din naman makipaghiwalay. Dahil nga yung bisyo nila pareho, nagagawa nila na magkasama. Kapag nasa akin si Tekla, nakikinig siya, pero kapag nagtitext na si Michelle, hindi na siya makatanggi. Mariin ding pinabulaanan ni Donita ang sinabi ni Michelle na pinababayaan sila ni Tekla. Sa katunayan, ang komedyante na ang umako sa pangangailangan ng pamilya nito. Bukod sa pagbabayad ng upa ng bahay, ng magulang at kapatid, si Tekla rin ang nagpapaaral sa mga pamangkin ni Michelle. Nagsalita na rin ang manager ni Tekla na si Rose Conde tungkol sa kontrobersiya at sinabi na nga ito na planted ang video ng pag-aaway ni Michelle at ng comedian para palabasing napakasamang tao ni Tekla. Hindi niya akalain na gagawin sa kanya ito ng taong minahal niya for 6 years. Ilang beses ko nang sinabihan na hiwalayan na niya yung babaeng iyon kasi walang maitutulong sa kanya na mabuti. Pero di niya ako pinakinggan dahil mahal na mahal niya yung babae na yan at mahal niya ang pamilya ni Michelle. Saad pa ng manager ni Tekla, inaatake raw ngayon na matinding depresyon si Tekla dahil sa nangyayari. Sa totoo lang po, nung kausap ko siya kagabi, tinanong ko lahat ng akusasyon ni Michelle. Sinabi niya, "Mami, kilala mo ako. Maaring may pagkukulang ako sa inyo sa ugali ko, pero ang respeto ko kay Michelle, ganun-ganun na lang kasi ganun ko siya kamahal." Saad din ng manager ni Tekla, ang pinagsimula ng away daw ng dalawa, ay nangihingi ito ng pang-umpisa kay Tekla, pero wala pa daw pera si Tekla dahil hindi pa ito sumusweldo. At ngayon nga ay rumesbak na si Tekla sa kanyang ka-live-in. Sinabi nitong handa itong magpa-drug test. Hindi totoo yan. Nasa tamang katinoan pa ako. Hindi ko magagawa yan. Utang na loob. May anak akong babae. Ito ang mariing pagtanggi ng kapuso TV host comedian sa mga manulisyosong akusasyon ng kinakasama niyang si Michelle. Ayon sa komedyante, hindi niya binastos, inabuso at pinabayaan ang kanyang ka-live-in partner tulad ng inireklamo nito sa programa ni Idol Raffy Tulfo. Sabi pa ni Tekla, sana raw ay pinag-usapan muna nila ang kanilang mga problema bago ito isinapubliko dahil meron silang anak na kailangang protektahan. Binabato mo ako ng isyo na pinipilit kita sa ganyang bagay. Usapin natin yan, Michelle. Usapin ang pamilya yan. Isang napakasensitibong usapin yan. Bahagi ng pahayag ni Tekla sa panayam ng GMA. Pahayag pa ni Tekla, sana man lang nag-isip ka. Pinag-isipan mo kung ano ang maapektuhan. Hindi totoo yan. Ako nasa tamang katinoan pa naman ako. Hindi ko magagawa yan, Michelle. Utang na loob, may anak akong babae, Michelle. Si Ira, may mga kapatid akong babae. Mariin din niyang itinanggi ang akusasyon ni Michelle na ginugutom niya ang mga ito. Hindi ko kayo pinapagutuman, alam niyo yan. Naglaan pa ako ng GCash para sa inyong lahat, para anytime hindi na lalabas dahil pandemic. Hinding-hindi rin daw niya magagawang pabayaan ang anak na si Baby Angelo na ilang beses nang sumailalim sa operasyon dahil sa anorectal malformation. Siya ang hindi pumupunta sa hospital. Ako, kani-kanino ako lumalapit ng tulong para mailigtas ang batang yan. Dahil hindi mo inalagaan yan sa sinapupunan mo. Alam mo ang kwento niyan, Michelle. Inamin naman ni Tekla na hanggang ngayon ay shock siya sa ginawa ni Michelle. Di pa nagsisink in sa utak ko na gagawin yon sa akin. Unang-una, wala akong kaalam-alam. Pinlano nilang lahat. Kung titinan mo yung video, wala akong kaalam-alam. Michelle, karapatan mo yon. Karapatan mo yon. Nung una pa lang, binlock niyo ako sa Facebook. Wala akong idea, nagkakalabuan tayo. Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Hindi ko pinagsisiksikan yung sarili ko sa inyo, Michelle. Alam mo yan, sa sarili mo. 6 years? Magsi-6 years?
wasted lahat, sabi pa ni Tekla. Marinding sinabi ng komedyante na hindi na siya gumagamit ng illegal drugs at nagsabing handa siya magpa-drug test anytime. Maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga balita. Mag-ingat po tayong lahat. Keep safe, everyone!